This one is very nutritious. Ito yung fruit, no? Nakadikit sa trunk. So, ang benefit naman itong mulberry is for urinary tract infection. So, good for dysmenorrhea din ito, guys, sa mga babae. Ayan. Ito yung variegated African palisay. Meron kami yan. Good day to you guys, this is JPC Camera. Welcome po sa channel na di sikat pero merong nanonood. At alam ko kayo yan, guys. So thank you so much guys sa patuloy na pagtangkilik ng aking channel. At sa mga hindi pa po nag-subscribe, please click subscribe. And of course, hit po yung notification bell para ma-update po kayo sa bawat videos na i-upload ni JPC dito sa kanyang channel. So thank you so much. And for today's vlog, isang video na naman po ang gagawin natin. So, gusto ko lang i-share guys kung anong meron dito sa aming area. So, yan po guys ang aming area. Kung makikita nyo. Medyo late na po, no? Ako na pwede kong i-share sa inyo kung anong meron dito sa amin. So, hindi naman ako plantito. Hindi. Sa mga mahilig sa tanim, this is all for you. So, kami-kami lang po ang gumagawa dito guys. Kami-kami lang po ang nagsiset ng mga tanim dito sa aming munting garden. Isishare ko sa inyo kung anong meron kami, from fruits to mga plants po guys. Ayan, so are you ready? So kung ready na kayo guys, please check this out. Ayan guys, so let's start with this one guys. Okay, buko. Ayan, meron kaming buko, meron kaming niyog. Actually guys, this is 6 years old na buko or niyog. Or yan, ayan. So dati guys, maliit lang to guys na niyog. Ayan, oh, tingnan mo guys, oh. Hindi naman siya masyadong katangkaran. Pwede mo siyang hawakan kung gusto mo. Ayan, madali lang siyang makuha. Actually guys, ganito pa lang yan kaliit guys. Meron na yan siyang buko. Dwarf ito guys, dwarf ito na buko guys. Yes, we have that one. Alam mo po guys na this one is very nutritious, kaya meron kami nitong buko. Kasi from early in the morning or early in the morning, itong ginagawa ko, kumukuha ako, tapos inuopen ko, tsaka iniinom ko yung juice niya. Then the next one, meron kami dito ang guyabano. Ayan guys, guyabano naman ito guys, no? Ayan, dami niyang fruit guys, yung itong guyabano na to. So, this is anti-cancer, guyabano. At saka, tinutunaw niya yung mga lymph nodes natin guys. O yung mga bukol-bukol sa katawan. So, talagang tinutunaw niya. Kasi, ang properties niya nito is grabe talaga for anti-cancer. Okay, ayan, meron, nakikita niyo guys, meron tayong dyan. Ayan, meron tayong fruit, no? Nakadikit sa trunk. So, ayan, meron tayo. And, ayan, meron ng buko dito, guys. Ayan, buko, guys. Ayan, kinuha namin yan kanina. So, pwede na yan siyang, gusto mong uminom ng juice niyan, pwedeng-pwede. Sakto-sakto. So, meron din kaming, ano to? Itong puno na to is laki ng health benefit po ng puno ito. Ito is mulberry po. Mulberry tree. Mulberry tree. Ayan. Meron kaming mulberry tree. At saka yung leaves ng mulberry tree, pwede mong gawing green tea. So, ito pwede mo siyang gawing green tea. So, ang benefit naman itong mulberry is for urinary tract infection. Kung gusto mo, kung meron kang refill naman, nagkakayuti ay ka, so pwede itong mulberry tree. Ayan, meron siyang fruit gang. Guys. Ayan, makikita nyo, meron siyang fruits. Ayan, kinakain namin yan, guys. Ang sarap niyan. Okay? At saka, kung gusto mong bumaba ang yung blood pressure mo or high blood ka, pwede ito. No? Gawin mong green tea at saka inumin mo. Ang benefit ng dahon ito, no? Very useful. Ayan. Tsaka very na, ano to pa, a health
for health talaga yan, guys. Ayan, marami yan siya. Ayan, meron siya mga bunga. Ayan, mga bunga niya. So, ayan. Ayan, mulberry. And then, we have this, guys, kalamansi. Ito naman is kalamansi, guys. Meron kami kalamansi. Ayan, may paunti-unting bunga yung mga kalamansi namin, guys. So, hindi naman na talaga, hindi pa ngayon ang season ng kalamansi. So, hintayin natin na dadami pa yung bunga nito. So, ngayon, meron naman mga paunti-unti pang bunga. Ayan. Hinti lang naman siya, guys. Maliit pa ang iba. So, ayan, malilibre na kami ng kalamansi nito. Pag halimbawa, gusto namin mag-barbecue, gumawa kami ng sauce. Ayan, meron kaming kalamansi. And this one, meron kami dito, guys. Hindi ko alam anong tawag sa English nito, guys. But it's tambis po sa Bisaya. Tambis. Ayan, meron. Maliit lang to, guys. Kasi, natanim ito, guys. Markot ito, guys. Ay, nakamarkot. So, tinanim siya. Ang liit-liit pa niya, meron na siyang bunga. So, now, hindi pa siya nagkakabunga. I guess hindi siya season ng tambis ngayon. So, hindi ko alam kung ano sa English to, guys. But it's a fruit. Okay? Ayan. Meron tayong tambis. And, yan, meron kaming mga, gano'n, halimbawa, yung ganyan, lemongrass. Ayan, lemongrass. Lemongrass po is, inihalo natin pag halimbawa gusto natin magsabaw ng isda, gusto natin mag gumawa ng pork soup. Ayan, yan yung inahalo, lemongrass. Then we have here malunggay, of course, malunggay. Basta sa bukidgay, malunggay. Bukidgay is ang malunggay talaga. Talagang napaka-nutrition ng malunggay na to. So, we have malunggay. And we have other buko naman dito in the other side po sa ibang loti po. Si Aya. Ayan, so far, yan lang po ang pwede kong ma-share sa inyo regarding sa mga other side ng aming bahay, yung mga fruits, yung mga pwede natin mapuna na may benefit sa katawan. Ayan. It's for the health. And let's start po dito sa mga plants. Meron kami mga plants dito. Ayan, meron kami bougainvillea. Bougainvillea. So, guys, just to remind everyone sa nasa manonood dito na hindi ko kilala yung mga tanim dito, guys. So, isi-share ko lang sa inyo kung ano yung meron kami dito sa aming bahay, okay? So, meron pala akong gusto i-share sa inyo, guys. Itong helbas, guys, no? Ito. Ayan, guys. Nakikita nyo ito, guys. Ayan, helbas po ito, guys. Good for yung mga, ano, yung may good for your tummy. Especially, guys, yung may mga yung katawan mo, may hangin, gusto mong mag-uminom nito. So, gawin mo rin itong green tea, no? Itong hilbas na to. Actually, marami ito, guys, dyan, no? Ayan yun, kita mo yung ano, yung tira na lang yung trunk niya. O yung ano, yan. Marami kasi yan dito, guys, siguro kinalbo. Ayan, medyo tumutubo naman yung iba. Ayan mo, unti-unti na tumutubo yan sila. Ay, marami yan siya, eh. So, malaking benefit yan sa katawan, guys, itong hilba. Hilbas ito sa Bisaya, eh. Hilba ito. So, hindi ko alam kung ano itong sa Tagalog. Ayan. So, good for dysmenorrhea din ito, guys, sa mga babae. Ayan. Yung may problema sa kanilang ano, ito ang iniinom nila, no?
Yung guys, so dito tayo, meron tayo ditong variegated African talisay. Ayan guys, tignan mo guys. Ito yung variegated African talisay. Meron kami yan. Ayan, so ang mahal-mahal nito sa online guys, kung alam nyo lang. Kasi nakita ko sa online, ang mahal-mahal pala nito. So this was 2 years ago na nabili namin itong African talisay na to. So maliit pa lang siya nun. So nagkakahalaga siya ng 250, pero sa online guys, naku, ang mahal-mahal nito. Hindi mo siya mabili ng ganung 250, no? Masyado siyang mahal. At saka, ewan ko anong ano to, anong tanim to. Meron din kaming mga cactus, ayan. Ayan, cactus. Paunti-unting cactus lang naman guys. Kasi mahilig din yung partner ko mangulag siya ng cactus. Ayan. Konti-unti lang naman. Ayan, ayan, namumulaklak yung cactus, oh. Ba, diba? Ayan, namumulaklak siya. Konti-unting cactus. So, ayan. Tulog ko lang kayo, guys, dito sa mga cactus na to. Ayan, meron siya cactus. Ayan. So meron kaming kunting ano, ayan. Orchid, no? Orchid dyan. Tsaka yun. At tsaka ito guys, ang ganda nito, no? This is panda khaki guys. Panda khaki yung tawag na dito. Ayan, panda khaki yung tawag na dyan. Ito. Ganda niya, no? Bloom na bloom. Tsaka meron kami mga ganito. Ayan. Hindi ko alam anong tawag dyan guys. Pero pwede mo siyang i-trim. Pwede mo yung i-trim kasi siya. Tsaka meron kaming ganito. Alam nyo guys, gusto ko yung ito. Kasi parang babagay siya dun sa minimalist na gusto mong, halimbawa, gusto mo papatayo ng bahay, gusto mo ng minimalist. Ang ganda-ganda naman ito. Nakaka-attract siya dun sa ano, ipapaliwanag ko guys. Kasi meron kaming meron kaming ganito na malapit sa gate na nilagay namin. So ang ganda-ganda niya tingnan. So ayan, meron kaming orchid pa rin. Ayan, so ayan, meron kaming horsetail. Horsetail, ayan guys. Alam nyo ba guys, itong horsetail guys, anti-cancer din pala ito guys. Hindi lang siya tanim na pampaganda ng bahay. So may benefit pa rin ito sa ating katawan guys. So hindi natin alam. Ngayon ko lang nalaman na meron pa yan siyang benefit. Lately lang. So, ayan, meron kami ditong insulin plant. Ayan, insulin plant. This is good for sa mga halimbawa may mga diabetic na tao or meron diabetes. Ito, pwede to siya. Kasi pwede mo lang siyang gaya nito. Gusto mo siyang pitasin. Ayan, kainin natin guys ha. Let's see. Ayan. Ang laki ng benefit ng katawan sa katawan ito. So, hugasan natin. Ayan, hugasan natin. Ayan. Ayan. Ayan guys, ito yung insulin plant guys. O insulin leaf na kinawa ko doon. So, kakainin natin. Ano ko yung benefit ko sa katawan guys? Nakapagbababa ito ng sugar. Kung mataas ang sugar nyo, kumain kayo to or sisipsipin lang naman yung ano guys, yung ayan, kain mo na ganyan. No, di ba? Kung malaki yung benefit sa katawan. Ano? Insulin leaf. Ayan. So, mayroon. Ang sarap.
Ayan, ayan. So continue tayo guys, okay? Ayan guys, insulin plant, continue tayo. Tsaka meron kami nito guys. Hindi ko kilala to anong klaseng tanim to. Kasi hindi ako plantito. Sinishare ko lang sa inyo kung anong meron tanim kami dito. Ayan, meron dyan. Ayan, nagyiyelo na yung ano niya. Kasi dito guys, hindi pa ito final talaga na lugar nila, no. So nilagay lang dito para hindi masyadong maarawan. Pero pag halimbawa okay na yung area dito at saka medyo meron na talagang shed na para sa kanila, is doon naman natin ilalagay sila para for final, no. Ayan, meron naman kaming hostel pa rin. Ayan, meron kaming ganyan, hindi ko kilala yan, but ang dami niyan. Then meron kaming bird plant. Ito binigay lang po sa amin guys, itong bird plant. Ayan, bird plant pa yan. At saka merong bird talaga guys, tignan nyo guys, oh. Diba? Para siyang bird na nakapatong dun sa dahon. Ayan, oh. Mga ganyan. Para siyang bird. This is what you call bird plant. Para siyang nakapatong. Parang bird siya na nakapatong, di ba? Ayan, hindi naman siya nagpo-focus. Ayun. So, meron dito horsetail pa rin. Excuse me. Ayan po. Meron din kami dyan. Mga ano na ito dito, guys. Mga medyo, mga gabi-gabi na. Ayan, meron gabi-gabi dyan. Ito na yan. Ito, part din ito ng gabi-gabi, di ba? Ayan. Ayan, meron kami pa. Ito parang vines kasi meron siyang ano, ano ba yan sa Tagalog? Yung parang gumaganong gano'n na tanim. Vines nga. Ayan, meron kami yan. Ayan. So, meron kami yan. Ayan. So hindi pa ito talaga proper na place nila guys. So nilagay lang dito para hindi masyadong maarawan nga. Ayan. So let's move forward tayo dito sa kabila. Ayan. Ito yung place namin guys. Nilagyan talaga ng carabao grass guys. Ayan o. Kasi para medyo okay naman tingnan kung nilagyan ng carabao grass. Ewan ko ba't. Pero ang laki ng tulong guys kasi yung alikabok nga hindi papasok doon sa loob ng bahay. So, ayan, meron kaming African talisay. Ito naman, hindi naman siya variegated na African talisay. Iba ito guys, yung pamalakihan na African talisay. Ayan, meron kami yan. Actually, maliit pa lang to dati. Bili namin ito is nasa mga 50 pesos lang ata ang bili namin ito. 3 years ago. So, yan yung African talisay namin. Dalawa ito guys. Yung isa is andon, hindi pa natanim. Kasi naghahanap pa kami ng place kung saan siya pwede ilagay. So, ito dito nalagay na siya first. At saka lumaki na siya. Ayan, meron kaming kunting, medyo nang tawag ba dito? Hindi ko alam yan dyan. Hindi kasi ako nag-arrange dito. Ayan, meron kaming, hindi ko alam kung anong puno to. So, dito tayo guys. Moving forward tayo dito. Ayan, ito yung African talisay yung sasabi ko guys. So, yun yung isa kanina pinakita ko yung malaki. Malaki na, tsaka ito yung isa. So, ayan guys. So, itatanim din namin to pag nakakita kami ng saktong lugar para sa kanya. So, ayan, meron din kami itong mga tanim. Ganun pa rin, tanim-tanim. Hindi ko kilala yung mga tanim talaga dito guys. Ako lang sinishow o sinishare ko lang sa inyo kung anong meron kami dito. Ayan. Meron ganyan. Ayan, meron kami ganito. Hindi ko alam to. Pero alam ko na meron ito. Kasi karamihan meron eh. Meron ganito sa mga bahay. Masyado itong tawag niyan. Known, no? Napaka-known ng tanim na yan. So, kahit saan meron. Ayan. So, meron kami yung bougainvillea. Ayan, mga bougainvillea dyan sa gilid. So, nakapat siya guys. So, hindi talaga ito final pa guys.
talagang ganyan lang siya. At saka meron ganyan, ganyan, no? Hindi ko yung kilala sila. Ayan, bougainvillea pa rin dito na side. At saka ito, guys. Ang ganda ng tanim na to, guys, oh. Itong tanim na to, ang ganda nito. So, nakita ko ito, guys, sa isang landscape. Dito din sa amin. So, ang ganda nito, para siyang bonsai. No, pag lumaki siya, para siyang bonsai. Tapos, natitrim mo siya. Ang ganda ng pagka-trim, especially kung talagang landscaper ka or mahilig ka talaga sa garden, alam mo kung paano siya itrim, paano siya alagaan. So, ito, guys, tinanim siya dito. Ayan, naka carabao grass siya. Yung area na yan. So, ngayon siya nandoon yung carabao grass, guys. Ayan, so, dito tayo, guys. Ito, guys, is nakita namin to doon sa... Ang ganda, alam nyo, guys, ang ganda nito, guys. So, kung gusto mong magkaroon ng ganito, ang ganda ng ganito sa loob or sa labas ng bahay kasi pwede mo siyang matrim, no? Gusto, kung gusto mong anong klaseng shape, ang gusto mo round, gusto mo circle type, or gusto mo yung diamond, gusto mo yung triangle, pwede ito, guys, no? Ang ganda-ganda nito pag natrim mo siya, guys. Ayan. So, meron kaming ganyan. Hindi ko yun siya kilala kung anong klaseng tanim yan. So, moving forward po tayo dito. Ayan, meron kaming bougainvillea. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na natanim na pwede. Yung doon kanina, yung sin-explain ko sa inyo. Iba naman yung kulay ito, iba na naman ito. So, pwede po ito siya, guys, talaga. Dito banda, no? Parang ganda niya, tingnan mo, guys, oh. Nakaka-social tingnan. Ayan, so... Ang ganda na siya. Nakaka-attract siya dyan pag dyan siya malapit sa gate. Ayan. So, meron kaming... Ayan, oh, tingnan mo. Nagsasaha na siya, guys. Ito yung saha niya. So, bali tatlo to eh. 1, 2, at saka 3. So, kusa lang siyang nagkaroon ng saha dyan. Hindi naman siya dinidiligan. Kasi yung barter ko, hindi niya dinidiligan. Hinayaan niya lang dyan tumubo. So, talagang, ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan ng tanim na yan. But anyway, moving forward tayo. Ito naman, guys. Ayan. Alam nyo, guys, ang ganda nito, guys. Oh. Ito, perfect din ito sa ano eh. Sa may gate banda. Sabi nila, pantaboy daw to ng lamok. So, nagtaka ako, ba't nandito sa labas? Siguro dapat sa loob ng bahay. Diba? Kasi pantaboy ng lamok, diba? So, dapat sa loob ng bahay. Pero ang ganda niya, guys. Ang bili namin ito is, ano lang, 50 pesos. Maliit pa yan. Ngayon, malaki na. Dalawa yan sila, guys. Yung isa yan dun. Medyo na wala ng dahon. Pero itatanim pa rin yun. So, meron din kami yung bougainvillea dito. Ayan. Ayan. So, meron kaming duranta. Ayan, duranta to, guys. Yan, duranta yan, guys. Ang laki ng duranta. So, yan lang yung duranta. Ang laki niya. Tinitrim-trim lang niya. Tsas, meron kami ganyan, guys. Ayan, parang hindi ko yan kilala, guys, kung anong tanim na yan. Pero meron kami ganyan. At least, diba, dito sa... medyo konting labas ng bahay para medyo hindi ka masyadong mainit. Ayan, meron kami yan. Then meron kaming another na naman na variegated African talisay dito. So malaki na to siya, guys. Oo, malaki na talaga ito siya. Tingnan mo, guys. Oh. Bili namin ito is 250 yung maliit pa, ha. Ngayon ang mahal-mahal lang ang variegated na African talisay. Nako, hindi mo siya mabili ng 250 ngayon kasi ang mahal, napakamahal niya. So dalawa yung variegated African talisay namin. Yung isa is nandun, mahalapan pa yung area kung saan siya itinig. At saka meron kami nito, guys, oh.
hindi ko alam kung anong klaseng tanim to kasi hindi naman siya inilalagay dun sa lupa. So walang soil, no? No soil needed para sa ganitong tanim. Ihang mo lang siya ng ganyan. Yan, ihang mo lang siya ng ganyan. Tutubo na siya, ayan, no? Ayan, ang dami niyang saha, ano? So, yun lang yun siya. Eh, hindi ko alam ba't ganito, ba't may mga tanim na ganyan. Diba usually ba sa tanim, ilagay mo sa soil or sa lupa para yumabong, lumaki. Ayan, meron din kami dito, orchid pa rin. Ayan, orchid pa rin. Tsaka ito, hindi ko yun siya kilala, ng klaseng tanim yan. Tinanim na yun. Tsaka ito guys, alam nyo ba guys, ito guys. Ang ganda nito guys pag na-trim to guys at lumaki siya. Ang ganda niyan guys, talagang napakaganda niyan. Pwede kayong gumawa ng any kinds of shape naman para dyan. So ayan, meron kami nito guys. Hindi ko ito kilala guys kung anong klaseng tanim to guys. Pero ang ganda nito tingnan pag lumaki yung dahon niya. Kasi for now hindi pa siya ganun kalaki kasi nga kalilipat lang niya dyan. So yung sa dating kinalalagyan niya, ang laki-laki ng mga dahon niya. Tsaka ganito ang kulay ng mga dahon niya guys. So hindi mo alam kung anong tanim to, pero ang laki ng dahon to, napaka-attract niya pag lumaki yung mga dahon niya. Okay? So try natin dun sa labas guys, okay? Ano tayo sa labas? Yun siya ng mga hanggang mga labas sa labas. Hanggang sa labas. Ito yung garden sa labas. So ito yung situated dito sa amin guys. Mga ganyan. So yung partner ko ang gumawa dito. Yung wife ko, ang mahilig kasi dito yung wife ko.
So ayan, tingnan nyo. So ayan, ito guys ang sabi ko sa inyo guys na maganda. So tingnan nyo ang ganda, no? So pag dinriman mo yan siya guys, maganda, tingnan yan. So ayan, thank you yung mga ganyan. May karabaw din, may karabaw guys din dito sa labas. Ayan, tingnan mo, lumalaki na siya guys. O, diba? Pwede mo na siyang trim man kung gusto mong trim, pwedeng-pwede. So, ayan. Yan yung mga ano dito trim sa labas guys. Tsaka ito yung sabi ko kanina. Kung gusto mong i-trim to, pwede. Depende sa'yo kung anong pagkakaayos. So, nasa sa'yo talaga yan. Guys, di ba? Ganda niya at tingnan mo guys. Pag na-trim yan, pag na-ano yan siya talagang maganda siya tingnan. So, meron pa dyan. Ayan. So, ngayon dito sa labas. Ayan, yun yung mga trim dito sa bahay. Hindi naman siya masyadong ano. Pero nagtataka ako guys, ba't ganyan ka ano? Ayan, may dyan, may dyan na naman sa gitna. Tapos sa gilid. Ayan, tsaka dito sa gilid. Ayan guys. Ayan, ito maganda to. Yun yung ano niya guys. Kanin. Tsaka yan. So ito lahat. Hanggang dun sa dulo. Ayan, yan yung mga tanim dito guys. So itong ganda niya no. Pag na-trim man mo, ganda nito. Ito naman, ganda din. So kailangan may guide ka kasi dati may balls yung dyan. Yung tie wire na ball. Tsaka ito din meron din dyan. So hindi pa na-triman guys, ganun talaga. Kasi ang hirap kaya mag-maintain ng garden. So hindi mo talaga siya dapat focus ka pag halimbawa meron kang garden. So ito yung itsura niya guys. Dito tayo mag-start. Tingnan natin. So yun yung start guys. Ayan, papunta doon. Hanggang doon. So yan yung ano namin guys. Yan yung mga yung area namin dito. So nakikita nyo dyan hanggang doon. So yan yun. So yan yun guys. Ganun lang. Ganun lang kasi ito yung ano namin. Yung lugar namin. So hindi naman masyadong complicated. Ayan guys, at natapos na rin ang ating garden tour dito sa amin. So, pinakita ko po sa inyo kung anong meron dito sa amin. At sana po, nagustuhan nyo. Ito lang naman yung pwede kong ma-share sa vlog ko na ito guys, for now. So, pag okay na po ang lahat, so let's see kung saan tayo pwede makabisita. Ano pwede ating i-share na knowledgeable na mga bagay-bagay na pwede nating ma-share dito sa aking channel. So, thank you so much guys sa pagsama sa akin dito. At patuloyan po kayong tumangkilik ng aking mga videos dito. At sa mga baguhan, don't forget to click subscribe. And of course, hit po yung notification bell para ma-update po kayo sa bawat videos na i-upload ni JPC dito sa kanyang channel. Ayan, thank you so much. And always safe po. God bless everyone. Thank you!